Welcome back mga kabotel. Ngayon tayo ay gagawa ng video tungkol sa kalabasa. So nandito tayo sa kalabasahan at ito ay par na aming kaibigan. So ito mga kabotel ang kalabasa din nyo. Yan. So itong lugar na ito ay tubigan. So hindi nila tayo naman ang chicken cropping at ginawala nilang gulay yan. Kaya nyo mapansin, itong tanawin nyo mga kabotel. Yan. So, nag-pruning ka do. Yan. Yan ang sinasabi ko na nag-pruning. Yan. So, yung water resistant nila mga kabotel dyan na. Magpapabaha lang sila dito. Ang distance nila mga kabotel ng tanim ay 1 meter. 1 meter to 120. 1 meter to 120 centimeter. 120. So, ito mga kabote. Oh, tinan nyo. Nag-pruning sila. Kaya lumaki na ito. Nagkaroon sila ng mga sanga na. So yan ang pagkakagandahan pag mag-pruning na. So ito, puro naka-pruning na. Yan. Kaya nagkaroon ng maraming sanga na. And then, ito ay hindi pa na-pruning. Oh. Yan. Kasi maigli pa. Ito naman naka-pruning na. Ayan mga kabotel, oh. So tinan nyo mga kabotel, ito yung style. So ito yung naka-plot siya, tapos nandito ang daanan ng tubig. So hindi na sila nandidilig kasi na-absorb na, pag magpatubig sila sa kanal, na-absorb na. So yun ang sistema na hindi na kailangan mag-manual ng pag-didilig. So puro irrigation, puro irrigation na sila. Pabaha lang yung ibang tawagin. So, at saka kinocultivate lang nila yung puno. Hindi nila lagyan ng abono. So, malawak-lawak na itong tanim ng hanggang doon pa mga kabotel. Na mga kalabasa. So, yung distance niya ay 1 meter. At itong dito mga 5 meters to 6 meters. O baka umabot ng 7 meters. So may, dito naman medyo malayo. Oh. Pero yung nandoon talaga ay 5 meters ang iba. Hanggang 7 meters. Para yan ay naka-design para gapangan. At ito naman ay ilang buwan naman ito magbubunga na. Tama-tama bago magtanim ng palay ay naka-harvest na sila. Kasi ito mga 2 weeks from now. 2 weeks from now ito ay magbubulaklak na. Kasi nag-uumpisa ng may mga bulaklak na. Ito mga kabote na. May mga bulaklak na lalaki na. So ito yung mga lalaking bulaklak. So ito na mga kabotel, ganito mga kabotel na ang mangyayari. Kapag yung pinakita namin kanina ay after a month yun or mga 6 weeks, ganito ang mangyayari na. Halos wala ka ng lalakaran. Yan. So ganyan ka, ano ang ka lago ang kalabasa. Tingnan nyo mga kabotel dito sa, hindi tayo makapunta sa gitna, sobrang daming ano. So tingnan mga kabotel, oh. Bunga. Yan. So halos nandito, oh. Ito naman buo nga yan, oh. Buo na rin yan, oh. And then meron naman dito, oh.
Yan. Ito mga kabutil yung bulaklak na babae. So, pinolinate nila. Oh. Mayroon niyang ano. Oh. Pinolinate nila. Yan. Yan. So, yan. Ang dami mga kabutil. Oh. So, tignan natin ito yung isang sanga. Oh. Isang sanga. Oh. Mayroon siyang bunga dito. Oh. Yan. Oh. Andin, nandun yung isa sa damo. Oh. So, ang daming bunga. Ayan. Mahirap lang tayo makapunta sa gitna kasi napaka tinan mo kabutin dito sa lugar. Oh. Wow. Tukan mo nga. Wow. Oh. Yan o. Oh. Tatlong bunga magkatabi-tabi. Ayan. Halos ganyan yung mga sitwasyon hanggang doon. So, itong area na ito ay napakaliit lang na lugar. Pero ito'y malaki ang ma-harvest. Kasi, imagine halos every ilang metro lang ay mayroong mga bunga. Ang daming bunga. So, dito mayroon din. Oh. O ito. Oh. Yan o. Oh. Doon sa kabila. Oh. Yan o. Oh. Yun. Halos dikit-dikit ang bunga mga kabutin. At ang hirap na pumunta doon sa gitna. So, parang sobrang nang kung ating isip, parang sobrang crowded. Pero ang distance mga kabuti, ang layo naman, no? 4 meters, 3 meters ang distance niya. So, dapat parang mga 5 meters. Tingnan natin dito. So, pag ganito mga kabuti na sistema, ito na. Ayan o. Nandito naman yung isa. So, ito halos dikit-dikit o. Grabe. Grabe ang buwang mga kabutin. Ito o. Ayan. Ayan nyo o. Look at. Ayan. Ayan o. Ayan. So, yan ang kagandahan kapag may tinan tayo mga kabutin. Ang kalabasa ay isa sa magandang itanim. Bakit? Una-una ay kapag na-harvest siya, ay pwede siyang mag-atagal ng one month or two. Depende kung hindi siya ma-damage o masugatan. Ay siya pwedeng i-stack natin. Yun ang kagandahan. I-compare sa ibang gulay, pag tulad ng sitaw, hindi pwedeng ma-stack. Talong, ampalaya. Yun, hindi pwedeng masubrahan ng tagal na hindi maibinta o magamit, ma-consume. So, ang kagandahan ng kalabasa, sabi ko kanina ay, pag maraming supply, pwede nating i-stack. Yun. Isa pa, hindi kasi yun ang matrabaho, tingnan nyo. Ito, ang kapal na yan, oh. So, hindi ka masyadong maglilinis kasi wala nang paglilinis yan. Hindi na makakalabas ang damo. Another ay, ang kalabasa ay, kumbaga, pag sa umpisa ka lang pagtatanim, pagkatapos tanim mo, ay kahit iwanan mo na siya, babalikan mo lang pag magpo-pollinate siya. Pero kung ang iyong taniman ay inektarya-ektarya, no need to pollinate, hindi na pwedeng mag-manual tayo. Pwede na tayong pabayaan natin dahil marami na yung mga insekto. Pero, ang mas maganda talaga po na i-manual, yung hand pollination, kasi sigurado. Pero pag sa dami-dami, kung malawak na malawak at hindi na kayang hand pollination, manual pollination, so magbubunga rin siya dahil sa mga insekto na marami. And then, itong kalabasa, pag ganitong may bunga na at ganitong medyo maliliit pa, hindi muna natin naabunuhan. Pag ganito na kalaki, mga kabote lang mga bunga, halos majority ganito na. Oh. Yan. Pwede ka nang mag-abono. Pero habang maliliit pa siya, tulad itong may mga maliliit pa, hindi muna tayo mag-abono. Kasi ma-abort yan. So, itong ganito, itong kalabasan na variety ay yung mahaba-haba siya. Pero, umaabot siya ng mga 2 hanggang 3 kilo ang isa. So, sa lawak nito, at kung ang dikit-dikit ang bunga, abay, tulinada ang ma-harvest dito. At sa ngayon, medyo bumaba ang kalabasa. Pero
hanggang dito ngayon ay nabibinta pa rin ng 45-50 kilo. So kahit na bumagsak ng 30 kilos, ang 30 per kilo, malaking pera na rin yan. Kasi ang kalimitan pagkalabasa ay kukunti lang yung kanyang, parang 10% lang yung kanyang gastos sa lahat-lahat niyon. Kung magastos kung mag gastos ka ng 30,000, yun ay ang kikita niya ng mga more than 300,000. So parang 10% lang. So yun ang kagandahan sa kalabasa. And then, hindi matrabaho kapag nag-harvest. Yun ang isa sa advantage. Yan. So tingnan natin dito sa kabilang mga kabote lang. Ganun din dito. Ang dami ng bunga. Ang dami ng bunga. Ayan. Look at. Magkatabi-tabi. Ito pa. Sabi naman yung mga kaloob. Ito ba? No? Ito. Para siyang avocado. Ito. 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 Ibang klaseng kalabasa ito. Kahit sa may bunga dito, ay nagpapangalawa pa rin, ay buhay pa rin. Oh. Ang ibang variety na kalabasa, ay hindi yan. Pag bumunga, hindi na bubunga ng kasunod yun. Kasi na-abort na. Ay ito naman, halos. Yan mo, dala po. Tunod. Oh. Nandiyan yung kabila. Dami dito pa sa looban. Oh, oh grabe. Dami. Ang ganda. Ang kalaba. Ganda. Dami hanggang sa looban. Yung makala. So, yan mga kabutil ang kagandahan pag may tanim. Ang kapal, dito pa sa kabila. Oh. So, itong tanim na ito, wala pang itong 400. Hindi, mga nasa 200 square meter lang ito. O 250. Nasa 200 to 250 lang square meter. Pero ito ay, aba, pag ano yan, tulinada din niya na ano, kikitain. Yan. So, mas maganda pa lang ito ng ang kalabasa. Lalo na kung mataba. So, kailangan talaga lagyan natin ng mga pataba. So, ito na yung kalabasa. Ayun mga kabutil, ganoon din. Maraming bunga. Hindi natin mapunta sa gitna. Ayan. So, pag umaga ito, kasi hapon na ngayon, kitang-kita mo yung mga bulaklak. Ayan. So, yung lang mga preventive measure, mayroon mga silang pang-trap ng mga insekto. Super net. Super net, yan. Ito na mga kabutil. Ang dami mo, dikit-dikit. Oh. Ito pa yung ito. Ayan. Ito pa yung. At saka nandito, oh. Ang liit lang na lugar yan, oh. Ayan, wala pang isa pa lang na square meter yan, oh. 1 square meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow.
Yan. Halos ganun ka ano mga kabutil ang bunga ang ng kalabasa. So ito mga kabutil yung lalaki na bulaklak. So ito naman yung babae, tingnan mo kuno ito. Yan, ito. Yan. Ngayon, kung halimbawa ang walang lalaki, kukunti at maraming babae, ito yung pwede namang gamitin itong kanyang ito. Ito yung pwedeng gamitin ng hindi lang isa. Pwedeng gamitin ito hanggang apat. Yan. Kasi marami na itong pulin. Kasi malagyan na ng ganito lang. Oh. Kahit ilang pulin lang ang malagay sa isang sa babae, ay kaya na niyang ma-fertilize. So, kahit ito hanggang lima pwede kasi ang dami naman yan. Oh. Kasi kailangan lang naman yan ay ilang pulin lang. So, mabubuhay na siya. So, yun ang may suggest namin kung sakaling wala kayong mga lalaki. So, yun ang para tayo hindi masayang ating yung bulaklak na babae na kalabasa. So, naalala ko yung sa amin nung nakaraan yung aming dragon fruit na pinopollinate ay isa lang yung bulaklak na babae. Isa lang yung bulaklak na nagbuwagad na bunga na self-pollinated. So, doon ako kumuha ng pollen. So, para doon sa sarili niya at saka nakapag-pollinate pa ako ng lima. So, ibig sabihin, ito rin ay pwede nating apply yung ganun system, yung teore na ito ay pwedeng gamitin natin hindi lamang isang kalabasa, kundi mas marami. Lalo na kung marami siyang pollen tulad nito. Marami siyang pollen po. Biro mo, hapon na ngayon pero marami pa rin siyang pollen. Oh. Ang dami. Oh. Yan. So, napaka-healthy na bulaklak na lalaki. Yan. So, yun ang may advice namin, dagdag kaalaman, na hindi lang isa. And then, sabi ko nga, kung minsan, hindi, pwede lang hindi tayo mag-pollinate, kung ektare-ektare yung ating kalabasanhan, at saka marami siyang yung mga bubuyog na dumadapo, ay mapopollinate nila yon. So, pagkukunti, so kinakailangan tayong mag-manual. Ayan. So, ito mga kabutin ay napakaraming bunga. Kung bibilangin ay kung ilang daan, ilang piraso man makita natin. So, yun ang maibibigay na namin. Sana itong sinasabi na kalabasa farming ay napakaganda na rin gawin. Dahil, ang isang ektarya ay kayang-kaya na tayo bigyan ng hindi lamang 20 tons, hindi lamang sobra pa. Kasi dito, ito, napakaliit lang pero marami yung makukuha. And then, lalo na kung mataas yung presyo natin. Kasi may mga lugar na mataas ang presyo. Dito sa amin, ang probinsya ay nung January hanggang February, umabot yung kalabasa ng 120 ang kilo. So, kung marami tayong kalabasa, kahit sa farm gate lang ay may binta natin 50 hanggang 80. Malaking pera na rin yun. So, kasi kahit nga sa 10 pesos hanggang 20 pesos, ang farmer ay hindi na malulugi. How much more kung umabot ang 50 o 80 ang kilo. So, yan ay mga ilan lamang sa maganda nating itanim. And then, itiming po natin doon sa off-season. Lalo na pag pupuntang December at saka pagtunto ng bear, medyo mataas yung demand, wala naman supply. Kasi kalimitang mga kalabasa ay ganitong summer. So, doon po natin itiming na magtanim tayo ng mga kalabasa para kung tayo ay makalusot o kung sabihin ay makatsamba ng magandang bunga, maraming bunga, aba malaking pera, mababawi yung mga kumbagay kalugihan or kasi kuminsan pag bagsakan ng kalabasa ay parang tabla-tabla lang, pero ang kagandahan sa kalabasa ay kahit pa paano talagang kikit na kaya lang medyo maliit pag bagsakan. So yan mga kabutil, sana ay magtanim tayo ng kalabasa dahil ang kalabasa ay unang-una mapipreserve natin. Pangalawa, ang daming luto na pwedeng paggamitan at saka kumbaga ay hindi na masyadong kailangan ang maraming trabaho, gayon din ang mga insecticide, hindi kasi nung masyadong kailangan ang mga pamatay kulisap kasi hindi naman kasi nung atakihin ang mga kulisap. So yun lang mga kabutil, maraming salamat and then shout out sa lahat ng patuloy na nanonood and then ngayon din yung nasa ibang bansa at yung mga nandito sa Pilipinas, maraming salamat sa inyong patuloy na
ang pagsuporta. And then, gusto kong pasalamatan ang itong Alahag Farm na patuloy kaming nakakapagkuha ng mga videos na kung saan makatulong sa atin, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat na nanonood, na ang pagtatanim ay napakalaga. So, yun lang po. Ito si Sir Joel Falconito Jr., isang guru by profession, isang farmer by passion.